Hello everyone. So this is your professor next door, Sir Joseph. And here we are for the second part of our video discussion about the Cavite Mutiny. But this time, we'll be talking about the Filipino perspective. So before we get into that, let us go back into the important details that we need to know about the Cavite Mutiny. So the Cavite Mutiny happened in January 20, 1872. So, the mutiny happened inside the Cavite Arsenal. So, pag sinabi nating arsenal, ito ay paggawaan ng mga kanyon, paggawaan ng mga bala, ng mga barrel. And this is where they keep their armaments. So, combination of Filipino soldiers and workers planned an attack against the Spaniards inside the Cavite Arsenal. So, the battle became so violent na maraming namatay on the side of the Spaniards, but the mutiny became unsuccessful because the following days, the Spaniards, under the leadership of Governor General Rafael Izquierdo, sent reinforcements and crushed the mutineers. So, walang nagawa yung mga tropa ni Sargento La Madrid, yung pinuno ng mutiny, kundi lumaban hanggang kamatayan yung iba sa kanila, sumuko. So, after the mutiny, nagkaroon ng malawakang pag-aresto sa mga pinagbibintangan ng Spanish colonial government na involved dun sa Cavite Mutiny. So, hinuli yung mga liberal thinkers, yung mga middle class, yung mga nakapag-aral dito sa Pilipinas, lahat ng pinagbibintangan nila na kaaway ng Spanish government, pinahuli nila. At naging high profile na mga pinagbintangan dito ng Espanya ay yung tatlong paring sekular. Si Jacinto Zamora, si Mariano Gomez, at si Jose Burgos. So sila yung gumbursa. And as we all know, they were executed in Bagumbayan on February 17, 1872. And of course, it became one of the biggest events sa kasaysayan ng Pilipinas because it led into the rise of Filipino nationalism. So, for now, we will be talking about the Filipino perspective. So, kung sa Spanish perspective, ang tinignan natin ay ang statement ni Jose Montero Vidal at ni Rafael Izquierdo. So, for this time, we will try to discuss yung naging statement at sinulat ni Dr. Trinidad Pardo De Tavera. So, si Dr. Trinidad Pardo De Tavera ay isang Filipino historian at kamag-anak niya yung isa sa mga naparusahan at inaresto at naparusahan nung panahon ng Cavite Mutiny. So, ito. Yung Cavite Mutiny daw, ayon sa kanya, ito daw, ang pinag-ugatan talaga nito is yung hindi nagustuhan ng mga Filipinos na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal yung pag-alis nung privileges nila bilang workers ng Cavite Arsenal. So ano ba yung mga perks na nakuha nila doon? Ayun, yung sa tax, yung malaya silang hindi sila kailangan magtrabaho dun sa polo ay servisyo. So may mga ganun silang mga perks, mga benefits, but it was removed during the time of Rafael de Izquierdo. So ayun yung nagled para dun sa unrest and eventually dun sa mutiny. So ngayon ito, sinisisi ni Pardo de Tavera si Governor Izquierdo dun sa naganap na mutiny dahil masyado siyang naging malupit at naging mahigpit sa mga sundalong Filipino, particular na yun nandun sa Cavite Arsenal dahil nga inalisan sila ng privileges. So, ito, sinasabi rin ni Pardo de Tavera na ginamit ng mga Espanyol, ng gobyerno ng Espanya at ng mga praile yung sitwasyon at pinalaki nila ito at sinabi na yan ay malaking plano ng revolusyon laban sa mga Espanyol. So, ngayon ang tanong, bakit? Bakit nila ginamit o bakit nila
ginawang pinapalabas na isang malawakang revolusyon talaga magaganap at hindi lang isang maliit na pag-aalsa ng mga sundalong Pilipino dahil dun sa pagkawala ng kanilang pribilehiyo. So ito, pag-usapan natin. Yung mga pare, yung mga praile in particular, they wanted to make sure that they will stay in power. Kasi ito, sa Espanya, nagaganap na yung malakas na impluensya ng mga liberal thinkers at that time. At ito, sa Spanish government sa Madrid, they are slowly adapting to liberal policies. Like for example, ito, they wanted to change yung educational system sa Pilipinas. They wanted to create the Philippine Institute. They wanted to remove the friars from the picture pagdating sa pag-handle ng educational institutions sa Pilipinas. So, kinabahan yung mga praile dahil baka mamaya, unti-unti, mawala sila sa power sa colonial government ng Spain sa Pilipinas. So, they wanted to make sure that through the Cavite Mutiny, magbabago yung isip ng Spanish government sa mismong Espanya at wag nang ituloy yung mga balak na reforms para sa Pilipinas at manatili yung kanilang kapangyarihan. So, they wanted to use that situation as a leverage para maprolong pa yung power nila rito. Kasi kung titignan natin, at that time, unti-unti nagbabago yung policies ng Spain sa mga colonists nila. Mas nagiging liberal. So, natakot yung mga praile na baka dahil dyan, at kasama pa yung secularization movement, baka mawalan na sila ng kapangyarihan sa Pilipinas. Baka mabawasan na yung powers nila sa mga colonial territories ng Spain. So, they were afraid na baka maging nakaraan na lang sila. So, they wanted to use the situation ng Cavite Mutiny at gusto nila na palakihin yon at isama na rin na ma-eliminate yung kanilang mga critics at yung kanilang mga kaaway, especially yung mga naglalakad ng secularization movement, which is yung Gumbursa. Kaya dinamay nila dun yung Gumbursa. At isa pa dito, yung nangyari sa Cavite Mutiny, sinisisi ni Pardo de Tavera sa kakulangan ng reforms ng Espanya sa Pilipinas. Kaya ayun yung isa sa mga tinitignan natin dahilan kung bakit ito nagkaroon ng Cavite Mutiny. So, nakatutok yun doon sa dissatisfaction ng mga sundalo na nando sa Cavite Arsenal. At sinasabi ni Pardo de Tavera na yung naganap na Cavite Mutiny, ang gusto lang talaga ng mga Espanyol at ng mga praile, palalain yung sitwasyon, palalain yung nangyari at sabihin na meron talagang grand scale na revolution para makapagtagal sila sa pwesto. Dahil natatakot sila na kapag naging ganun yung sitwasyon na nagkakaroon ng liberalism sa Spanish government sa Europa, baka magulat na lang sa isang araw, wala na sila sa kapangyarihan. So, they became desperate to create something out of nothing. And nakita nila magandang opportunity yung Cavite Mutiny. So, ayun, madaming nadamay, madaming napatapon, and unfortunately, marami napatay. So, I hope that you have learned something from our video discussion, and I hope that you will continue to learn or to proceed to our next video, yung ating analysis dun sa nangyari sa Cavite Mutiny. Tignan po natin dun if hindi pa nyo napapanood kung ano po yung mga matututunan pa po natin dun. So maraming salamat po sa pakikinig. So kung may comments po tayo, kung mayroon po tayo mga questions, feel free to post them in our comment box. So we will try to answer them one by one. And don't forget to like, don't forget to share, and to subscribe. So, thank you very much. This is your professor next door
So saying, take care of yourselves and take care of each other. Have a great day.